lang, ito na ang PTV Balita Ngayon. Pinangunahan ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng North Luzon Expressway Connector Caloocan-España Interchange. Layon ang proyekto na mabawasan ang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Partikular na ang mga manggagaling at lalabas ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Nasa 5 kilometro ang unang section ng elevated expressway mula C3 Road sa Caloocan City hanggang España, Maynila. Malaking tulong ito lalo at marami ang babiyahe ngayong Semana Santa. Ang 23.2 billion pesos na halaga ng NLEX-SLEX Connector Road ay joint project ng pamahalaan at Manila North Tollways Corporation sa ilalim ng Public-Private Partnership Program. Simula ngayong araw, pagmumultahin na ang mga lalabag sa exclusive motorcycle lanes sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. 1,200 piso ang multa sa mga lalabag na public utility vehicle driver, habang 500 piso naman ang penalty para sa mga mauhuling motorcycle driver at iba pang sasakyan. Ang mga liliko naman papunta sa isang establishmento dapat lumabas sa kanilang designated lanes bago ang 200 meters, maging ang mga gagamit ng U-turn slot. Layo ng exclusive motorcycle lane na maiwasan ang bilang ng mga naaaksidente na kinasasangkutan ng mga rider. Sa iba pang balita, tutulong na rin ang air assets ng U.S. Coast Guard sa paglilinis ng tumagas na langis sa Oriental Mindoro. Ang kay D&D Officer in Charge Carlito Galvez Jr., inabisuhan na niya si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagdating sa bansa ng U.S. Coast Guard at U.S. Air Force. Noong Sabado, nagsagawa na ng aerial inspection si Galvez sa apektadong lugar kasama si Office of the Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno at mga opisyal ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at mga local government officials. Ayon kay Galvez, malaking tulong din ang cleanup operations at ang presensya ng U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration. Lumalabas sa huling pag-aaral na matinding napinsala ang isang tura ng MT Princess Empress matapos itong lumubog. Samantala, alamin natin ang mga balita mula kay Eddie Carta ng PTV Cordillera. Sa pag-aldaw Naomi, may sa tinadangran ken 23 a babalay ti partially damaged kalpasan ti panagdayag ti magnitude 4.6 agin gilid ijay abra idagsapat kalman. Nagsentro ti gilid ijay pilar agro pala 535 itagsapa. Iti report ti abra PDRRMC. May sa ti injured person ijay poblasyon San Isidro ken adda iti damaged houses iti barangay Dalimag, sentro poblasyon ken Langbaban San Isidro. Awa mo tinilista dadal, iti dadumaili. Iti alas 8.38 ay dirabii, napasaran mo ti magnitude 4.9, naging kinid ang nagsentro ijay Danglas Abra, kaya napasaran iti dadua paset ti Amiana na Luzon. May palpaligip ti panaganad, panagkalmaken, panagalerto, ti publiko. Kapayatan ng Rok ka 1,400 the market vendors in the city ang biktima ti Uram ti nakaawa ti kanayunan na cash assistance manipulit ti Department of Social Welfare and Development Office. Nagtao ti pondo ito pisita ka Senator Christopher Lawrence Bongo kan Senator Robin Padilla. Personal, anak isinarak na yun idwa as Senator kaya iti biktima tapno idanon ti educational assistance. Mawa ti itong beneficiaryo iti sagsasangapulo aribo a pisos iti sidong ti assistance to individuals in crisis situation program ni DSWD ka. Malaksi ti cash assistance nang ipay da pa ay Senador Go ken Padilla ti bagas ken grocery items kada iti biktima. At da pa iti basketballs, shades, yes, bicycles, shoes ken cell phones kada iti napili a beneficiaryo. Nagkita na iti damdamag, manipo dito'y PTV Cordillera, siya ni Eddie Carta. Balik sa'yo kasamang Naomi. Maraming salamat, Eddie Carta. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iyo pang update, follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga!